Ayan guys, nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko na. Ubos na yung ating paninda. Wala na, sa ibon na. Oh, wala na tira. Basura, hubong lang tira. At ayaw ko siya yung bakit. At ayaw na lang natin ang family niya. Kaya lang niya ay pilas ang takaan natin. Pilos sana. Sulungan tayo. Yo, what's up mga karaket? Ayan, for today's video, tayo ay magkakaroon ng kaunting kaalaman o idea. Bakit o paano hindi mababawasan yung ating kapital, lalo na at ikay nagsisimula pa lang sa small business, at para hindi na rin mabawasan ang iyong kapital bagkos ito ay madadagdagan pa. Ayan, meron po tayo sinusunod na formula galing sa isang nabasa kong libro na para daw po hindi mabawasan ng inyong kapital at dumagdag pa ito, kailangan may formula tayo. Ano ba yon? Ang ginagawa ko po ay ganito. Income minus savings equals expenses. Paano ba yon? So, una-una po, syempre dapat kapag nag-negosyo ka, kailangan kapag naubos mo yung paninda mo, alisin mo agad yung puhunan mo, yung kapital. Tapos, tanggalin mo agad yung tinatawag na savings mo o tabi mo, magtatabi ka na agad. Bakit kailangan mong magtabi? At bakit punahin mong tanggalin ang kapital? Kasi una-una, pagka-kapital ay natanggal mo na, automatic meron pa na uling pambili. Aha. At kailangan ibawas mo rin po dyan yung tinatawag na savings mo o tabi mo. Kasi bakit? In case po na magalaw mo yung puhunan, meron kang pangtapal at pwede ka uling bumili ng paninda mo. Ibig sabihin, hindi mababawasan yung kapital mo. Kung mabawasan mo man, kasi hindi nga inaasahan ng mga biglang emergency, meron ka pong madudukot pang tapal uli doon sa pangpuhunan mo para makapagtinda ka uli o makapag-racket ka uli. Tapos, syempre, yung masusobra doon sa savings mo, yun yung parang pan mo na o parang talagang savings mo na. Tabi mo na talaga na pwede pong ipunin, pwede mo idagdag pa sa iyong kapital o pambili pa ng ibang mga items para tuloy-tuloy yung takbo ng negosyo mo o hindi ka mauubusan. Kasi kapag ikaw ay naubusan ng kapital, napakahirap na pong maghanap ng puhunan uli o napakahirap ng mangutang. Sa panahon ngayon, wala talaga ikaw mautangan basta-basta. Kaya yan po yung aking ginagawa. Kahit papaano, nagtutuloy-tuloy yung aking racket. Kasi once na kumita talaga tayo, automatic. Yung formulang yan ang ginagamit ko. For today's video mga karaket, hanggang dito na lang muna. At sana meron kayong idea na nakuha sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click bell notification para lagi kang updated sa lahat ng mga video ina-upload ko. Maraming salamat. God bless you all. Peace out.